Isang magandang-magandang araw, magandang umaga po sa inyo mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, All for the Gospel ng Society of St. Paul na bumabati po sa inyo mula po dito sa kaisa-isang parokya ng mga paring Paulino sa Pilipinas at sa Macau. Ang parokya po ng Our Lady of Sorrows, F.B. Harrison, lungsod ng Pasay. Ito po ang dambana ni Maria, Mater Dolorosa de la Pieta. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay araw po ng Martes. At ito po ang Martes ng ika-27 linggo, Tuesday of the 27th week of Ordinary Time. At ang atin pong Gospel reading, pagtutuloy po ng kwento ng huling paglalakbay ng Panginoong Hesus mula Galilea patungo sa Jerusalem sa south ng Israel upang doon ay gampanan niya ang kanya pong kamatayan at muling pagkabuhay para sa ating kaligtasan. At sa atin pong Gospel story sa araw na ito, maikli ngunit napaka-familiar na Gospel story, ipinapakita po sa atin ang pagdalaw, sinasalaysay ang pagdalaw ng Panginoon sa kanyang mga kaibigan na taga-Huda, ang magkakapatid na Martha, Mary at Lazarus. Maririnig po natin ang tungkol sa magkapatid na Martha at Mary sa kwento po natin for today. Alam niyo po kapag ang Panginoon ay nagagawi sa Southern Israel, sa Huda o Juda, kung nasaan nandoon ang siyudad ng Jerusalem, siya'y pumupunta sa banal na lungsod. Yun ang kinalalagyan ng templo. Doon niya matatagpuan yung iba't ibang mga leader Hudyo na kung tawagin po ay elders of the people. Pero alam niyo po, hindi siya nagtatagal doon at hindi naglalagi sa loob ng lungsod. Unang-una, mainit ang lungsod, no? Puro po mga bahay na bato, muog na bato. Ang lungsod ng Jerusalem ay limestone, karamihan ng gamit. Kaya sa isang Hesus na nasanay sa luntian, bulubundukin at malawak na kapatagan at karagatan ng Galilea, medyo sakripisyo ang pananatili sa makipot, matao at mainit na lungsod ng Jerusalem. Kaya hindi po siya doon naglalagi. Maliban po doon, mainit na yung lungsod, mainit pa rin po yung mga tao, lalo na yung mga leader Hudyo. Talagang mainit sila sa Panginoon. Kaya alam niyo po, pag wala nang ginagawa ang Panginoong Hesus sa loob ng siyudad, siya po'y tumatawid mula po sa bundok ng Sion patungo sa kabilang bundok, sa labas ng Jerusalem, ang bundok ng Oliba or Mount of Olives. Doon sa paanan ng bundok ng Oliba, doon siya naglalagi sa mga kuweba at yun, siyempre, doon po sa mga lilim ng mga punong oliba sa hardin ng Gethsemane, kilalang tambayan ng Panginoon yon, kasama ang kanyang mga disipulo. Pero maliban po doon, mula Mount Zion, kung nasa nandoon ang templo at ang malaking bahagi ng siyudad ng Jerusalem, tumatawid ang Panginoon sa Mount of Olives, sa paanan ng bundok ng Olives, Gethsemane, and many times
siya'y tumatawid sa kabila, no? Sa kabilang slope ng Mount of Olives, doon po matatagpuan ang village ng Bethany. Ayan. Ito ang village ni Martha, ni Mary, at ni Lazarus, no? At siguro at home doon si Lord, alam niyo po kasi yung pangalang Bethany literally means the house of the poor. Ayan. Mas at home si Lord doon sa house of the poor kaysa dito sa mga leader sa Mount Zion sa loob ng syudad. Now, yung magkakapatid, lalo-lalo na si Martha at si Mary, maririnig po natin sa kwento ngayon, bagamat sila'y magkakapatid, magkakadugo, sabi nga. So, sa wikang Ilocano, malalim, kabagis, no? Kabagis, magkakadugtong ang kanilang intestine, ayan, magkakaiba pa rin ang kanilang karakter. Diyan po natin makikita ang misteryo ng tao. Magkakaiba ang karakter. Itong si Mary ay mahilig magpakita ng kanyang love and care kay Jesus sa pamagitan ng pagluluto, paghahain, pagsiserve. Ito namang si Martha yon, no? Si Martha mahilig mag-entertain kay Lord ng cooking, ng serving. Si Mary naman, mahilig siyang umupo lang, magbigay ng oras sa Panginoon, no? Actually, kung titignan po natin, wala namang mali doon eh. Di ba, kung may bisita tayo sa bahay at gusto mo talagang i-welcome yung bisita, at in this case, i-welcome si Jesus and make Jesus happy, of course, si Martha focuses on ano ang pwede niyang gawin para kay Jesus. What can she do for Jesus? So, gumagawa siya ng pagkain, gumagawa siya ng refreshment. Si Mary focuses on ano ang pwedeng gawin kay Jesus. Ayan. Si Martha, what to do para kay, for Jesus. Si Mary, what to do with Jesus. Ano ang gagawin kay Jesus? Kaya nga, nandun lang siya. Binibigyan niya ng oras, atensyon ang Panginoon. Nananatili siya dun sa paanan ng Panginoon. Nakikinig. Ganyan naman tayo sa bahay, di ba? Oo. Kung may bisita, may taga-kwento, yung isa naman ay tagaayos ng lamesa para sa ating kakainin. So, wala pong problema yung ganon. Kanya-kanyang style. Mary's way or Martha's way, both are very important in welcoming the Lord, no? Kung ia-apply pa po natin yan sa spirituality, whether you worship or you work. Yan. Whether you are a worshiper or you are a worker for the Lord, pareho yang mahalaga sa Panginoon. Ang problema po sa ating kwento ay noong madistract si Martha, no? Nadistract siya, nawindang siya, na out of focus siya. Imbis na i-focus niya na ginagawa ko ito para kay Lord, samantalang si Mary nando doon, oo, giving the best time naman for the Lord, imbis na yun ang maging focus niya, nawindang, na-distract ang attention at focus ni Martha at naikumpara niya ang sarili niya kay Mary. Yun po ang problema. When we do that, we come out of focus. We become out of focus. Hindi mo na alam ang halaga ng iyong ginagawa. Para saan yan? Para kanino yan? Then, yan.
things begin to change. Sa totoo lang, kung titignan po natin ng isang istorya, yun, John chapter 12, John 12, 1-2, mas maraming naging bisita ron si Martha, ang Panginoong Jesus, ang 12 alagad, at silang magkakapatid. Naghain siya, nagluto siya para sa 15, 15 people. Pero sa John chapter 12, 1-2, walang complain si Martha kasi nga nakapokus siya kay Lord. So yun po siguro ang simple na paalala po sa atin pong mabuting balita sa araw na ito. Ano man ang ginagawa mo, always ask for whom? Ayan. With whom? Ayan. Oh, yan ba ay for the Lord? Yan ba ay with the Lord? Kung ganoon po kalinaw ang ating ginagawa, then we will always have even happiness in service. O sana po na-inspire kayo ng atin pong pagbasa, pag-aaral, pagninilay sa umagang ito. Paki-share, paki-like, paki-post, paki-repost po itong ating pagkagising sa umaga sa inyong timeline at sa timeline ng inyong mga kaibigan, no? At gayon din po ay you ask friends to subscribe sa atin pong YouTube channel na Domi Guzman. In the meantime, nais ko pong batiin uli at syempre kumustahin sa bagong umagang bagong araw na ito ang ating mga cooperators at ang atin pong mga partners in mission mula po sa Workers of Christ Community, si Joey Didith Jacob at ang kanilang pamilya, si Leonie Bautista, si Arlette Mendoza, si Nilo at Derl Dario at ang kanilang pamilya. Gayun din po ang mga naging co-pilgrims natin sa Journeys of Faith ni Willie at Arlina Onglao. Nandyan po ang Light Community ni Odette, ni Susan, ni Dennis, at ni Jonah Ablasa. Nandyan din po ang Yellow Group ni na Attorney Grace Lara, Attorney Jane San Benaventura, Doktora Cora Cabral, Attorney Grace Pulido Tan, Nonoy Tan, William D, at Highland at Rosely C, at ang kanilang daughter na si Chrissy. Ayan, kumusta na kaya ang Chrissy? Gayon din po si Geraldine Lee. Gayon din kasama natin sa grupo ng Journeys of Faith ang Spell Group ni Lynn Reyes Lupac, Malu Recente, Nel Gomez at Vilma Arce. Greetings din po, kumusta rin at blessings kay Romy Maribic Plosius ng Two Hearts Community, Our Lady of Fatima Parish, Karangalan, Kainta. Binabati rin po natin si Brother Rafi at Pearl Rodriguez at ang kanilang buong pamilya, lalo-lalo na po ang kanilang apo na si Natalie. Gayun din po, blessings and greetings to Butch and Julie Go, to the Villarus family of George and Noemi, to the Recto clan of Tito Manny and Tita Lulu Recto, all coming from Buklod ng Pag-ibig Healing Community ng Balete Drive. Greetings din po sa Rivers Community ni Sister Pempe, Sister Nona, Sister Mariette, at ni Jack Josel Cruz, at syempre po ni Sister Laura, no, at Lori Gison. Acts Community po ni Hernand at Luz, Leo at Neris Reyes, Malu at Greg Aguila, Nancy Reyes, Rox Velasquez, at Pepito Lisa Reyes. Greetings and blessings po sa Mater Dei ME Community, Mayor Family, Pangkog Family, Aitona, Contreras, Mayo, at Bernardo Families. Gayun din po ang Enesio Family
ni Rolly at ni Vicky ng SJW Prayer Group na sa araw pong ito nagdiriwang ng 22nd year anniversary. Greetings, SJW Prayer Group. Dr. Mar at Dr. Flor Delisa Adraneda, ang inyong pamilya, ang inyong makasamahan na mga doktor at ang buong MEFP East Cluster, kumusta po? At ngayon din po, healing prayers for Seferina De Guia at Albert Yap at ang kanilang buong pamilya. Prayers din po sa Sinaon family, Punsal family, Salvania family, Salmingo family, Barroso family, ang Ramos family, all from Holy Family ME community. Gayun din po, we would like to greet the Obias Ledesma family, Janina, Gina, Jesse at Chris Matthew, ang Rojas Lara family. Malapit na pong 40 years anniversary ni Dong at Joy, at greetings also to their children, Leah and Julio. Greetings din po kay Mark Amadeo Balon, Andre Rose, Raul Gonzaga, Claudia Soliman, Maria Nobelin Libo, Ana Regina Fernandez, Maria Isabel Ocampo at Paul Joseph Lopez. Gayun din po, prayers sa Senacal Prayer Group ng Sister Leti Siquia at Evelyn Del Rosario, at gayun din po sa Mabutas Sordan family ni Marie Claire, at syempre po ang aking high school batch, batch 1978 ng Paco Catholic School. Sa atin pong mga kaibigan, parokyano ng Santa Maria de la Estrada, Quezon City, at gayon din po ang Dina Reyes at ang kanyang pamilya, kumusta po kayo? Kumusta rin po kay Infinity Love? Ayan. At sa San Lorenzo Monday Bible Group ng Sister Brenda Reyes, Nini Licaros, Fortune Ledesma, Chit Salud, Chit D, Leti Lopez, Nene Leonor, Mengay Cabarrus, Nelly Bengson, Alice Cabahug, Fanny Blanco, Nati Goles, Lita Helano, Tesi Amparo. Ayan. Pagpalain po tayong lahat, no? Tayo man ay Marta o tayo man ay Mary, meron tayong lugar sa pakikipagkaibigan sa Panginoong Jesus. Aleluya! Aleluya!